Cebu Catholic Television Network. Network. Panahon isyo, bumusisiin dito lang sa Ano Ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Ninyo Bonito at Chongke Benz. Ano ngayon? Sa hinabahaba ng kanilang media mailing, Commission on Audit o COA lang talaga ang magbibigay ng testis. Kaya si VP Sara ay arswelto sa paninira ng mga politiko diyan sa Kongreso. Isa sa sentro ng kanilang binusisi sa budget hearing for the office of the Vice President para talaga idiin si Vice President Sara ay ang expenditures nito noong siya pa ang Department of Education Secretary. Siyempre, si Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers of ACT ang bida-bidahan porque siya raw ang kinatawan ng mga guro. Idol Bonito, bago natin umpisahin ang paksa sa walang kabuluhan ng Castro, kung siya ang kinatawan ng mga guro sa Pilipinas, hindi ka takatakak na ayaw na ng maraming matitinong teacher na sumapi sa ACT. Naman, hindi ko lang alam kung bakit sa karami-rami ng mga matalino dyan, bakit siya pinili ng mga komunista na kumatawan sa party list. Simple answer. Ano? Eh, wala ang smart na teacher na nandiyan sa action. No choice lang. Kumbaga, in fairness, attack dog. Ano ang tawag sa kanya kung ganun? Ano? Ano? Assigned chief cocker. The COA issued an unmodified opinion indicating DepEd's financial statements are free from material misstatements. In short, walang problema, walang ninakaw, walang korupsyon sa DepEd sa panahon ni VP Sara. So, ano na naman? Fake news na naman kayo. Natutuwa ako sa ibang kabataan ngayon. Active na sila sa pagtutok sa politics. Tama si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Mga bata ang pag-asa ng bayan. Ano ang tawag sa politicians na attack dogs ng administrasyong nanganganib na? Sila ang tagapagligtas ng bangkang kapalubog. In short, kung kabataan ng pag-asa ng bayan, sila ang pag-asa na bayan. Sabi pa ni Jose Rizal, hindi ako takot sa banyaga. Mas takot ako sa mangmang ng mga kababayan. Ganun po ang nangyayari sa atin. Na binababoy na po ang ating bansa. Service fair, ha? Kada probinsya na punta nila, ilang probinsya na, 1 billion. Anong ginagawa nila? Naglilista sila ng 10,000 na tao kada probinsya. Pagdating doon, bibigyan nila tag 10,000 pesos. So, ibig sabihin ba, tama ba yung budget nila yan? At ito nito, meron daw servisyo fair para bumili ng boto? Ang tawag dyan, servisyo fair. F-A-R-E. Yung amoy! Kaya ano ngayon? Di bali illegal ang ayuda. Di naman nadidemanda. So, syempre, hindi pwedeng sabihin nyo dito, no? Yung kung ano man yung audit findings. Noong 2023 po, merong confidential funds din yung DepEd. Na-liquidate na ba itong pondo na to? The DepEd po has already submitted the liquidation report and meron din pong audit action ang aming office on this. Okay. So, of course, pag sinabing audit action, it could be, syempre, from the audit observation, it could be disallowance, suspension, or whatever. So, dahil ulit, sa ito ay confidential fund, hindi pwede sabihin ngayon. Ito, no, 2023,
meron ding OVP na 500 million confidential funds. Na liquidate na ba ito at may findings na rin ang POA? Madam Chair, the Office of Vice President already submitted their liquidation reports, liquidation documents, and meron na ito kaming audit actions on this. Together with the report, meron yung mga performance, ano no, yung kanilang accomplishment report. Together with that. Ano po, yung po accomplishment report, submitted po yun. Copies of that is also submitted to the Office of the Speaker, to the Office of the Senate President. Tanong siya ng tanong sa COA, pero siya rin ang sumasagot. Haltak-atak-dog yan talaga. Nalaman na kasi siguro nila yung official statement ng COA, siyempre. Hindi nakahanda sa pag-atake, kaya nagpumilit na kunyari marami tao. Ano ba yung sinasabi ng COA ang papuri kay Dito Sara? Ito ha. Malikin. And I quote, Department of Education under VP Sara Duterte received an unqualified opinion in 2022 and 2023. Unqualified opinion means clean, malinis, in Bisaya, limpyo. Oh, clean, linis. For the first time in 2022, the DepEd was issued an unqualified opinion by the Commission on Audit of COA on its financial statements under the leadership of Vice President Sara Duterte. This is one of the major accomplishments of Vice President Inday. She mentioned this accomplishment during her turn over to Secretary Sonny Anglora. Eh, hindi naman kasi naihayag ng mainstream media yung accomplishment na ni VP Sara nung nasa DepEd pa siya. Napakasahan mo. Eh, wala na tayong asahang matinong journalism sa mga joint media entities ngayon. Buti pang ilang small players like tabloids, may mga balls pa rin. Ano ang tawag sa giant media entities na walang balls? No. Nambo-balls lang na lang. Dapat sa giant media entities, dumaan din sa clean, linis process para hindi sila nambo-bullshit. Agree. At least, may alternative na matatapang gaya nitong showbiz fanatics na pinapag-uugnapan. Parang sinusupalpal si Representative Castro. Bakit anti-government ang acts? Bakit? Kasi act means, ako, communist talaga. Ano ang tawag sa tropang tatlong pala? Sa pangunguna ng act? Ano? Aggressive charging team. Alam mo doon, documents mukha lang silang agresi. Oo. Pero duwag din kapag pinagkakaisan ng mga kongresista. Eh, ano ang tawag sa mga komunista na tapanggap na matapang pero hanay naman ang lipunan? Ano? At Alliance of Coward Termites. My God. Ano ang tawag sa grupong leftist na nanggugulo sa kongreso? Huwa! Acts din. Ano? Antagonistic combatant traitors. Bidang guru, bakit pa nagtatanong? Meron ang qualified opinion. Gamit-gamit din kasi ng sipid na pumunta. Para di lang sa bawat session ang tropa ninyo ay talak ng talak. Di naman umi-effect ang pag-alas-alas. Ang tropa ninyo at pag-alapat ng atat at taong-bayan sa inyong eras ba? At ang taong-bayan sa inyong eras ba? Ito, may mga tayo. Ang issue bang ito ay may tuturing na kataksilan sa bayan? Panoorin muna natin. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, no? I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, no. Now, I'm not a lawyer po. So of course, before I did it, I made sure I got clearance from
from COA, from GCG, and from OGCC. And today, I'm very happy to see my good friend here with us because yesterday, I don't know if you're aware, Sol Jen came out with a lot of opinions, very good opinions and statements, no, regarding this transfer, that it is legal, it is above board. Legally, possible po ito. Yes po. So legally possible. Again po, I'm not a lawyer, but that's my understanding based on the opinions of COA, GCG, OGCC, and as of yesterday, Solgen. So legally, lusot kayo, but for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalob ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa hospital. Ay, boy. Very important pang asisir na ito, Bongo, eh. Pero alam natin ang kailang gagawin niya. Itong na yun, dami ng mga hirap na hirap na talagang Pilipino. Pero wala sa Ayos Ledesma. Huwag niyang i-declare na legal ang paglipat ni Finance Secretary Ralph Recto sa pera ng PhilHealth papunta sa Treasury. Wala pang ruling ng Korte Suprema. Lahat ang magiging decision mo, isipin mo parate yung mga mahirap, yung mga pasyenteng naghihingalo na walang pambayad. Isipin mo lang parate yan. Sir, well, if the board will support us, if the PhilHealth board will support us, baka mauna kami. You are the face of PhilHealth. Okay. Yung pong nagpapatakbo, you're part of the Exicom. Kung ano naman siguro ang rekomendasyon ninyo ay malaking weight po yun, no? That's true po, pero I don't know if you recall po, when I announced this in our last hearing, the next day, lumabas po sa newspaper si Secretary Herbosa. Sabi niya, he's strongly against it. In fact, yung exact words niya, what the hell is Ledesma talking about, no? He's never heard of anything like that, and he thinks it's outrageous. So I don't think I will be able to get his support on this po. Kung binabalahura siya ni DOH Secretary Herbosa, as he claims lumayas na siya sa PhilHealth, kung may delikadesa pa siya. Eh, pwede naman kausapin niya. Sila-sila lang. For the sake of the poor patients na umaasa naman sa PhilHealth. For the sake of patients? Yes, eh. Ano ngayon? Eh, wala nga siyang patient. Therefore, pasensya ka, pasyente. Washing dirty linens in the public. Naglalaba at nagpukula ng mapuputik na ahensya, nagsasambay pa sa gitna ng kalsada. Nako. Magpasipasensya ang mga pasyente, magdesensya sa ilang na mapapaligre kung palpakal PhilHealth. Ang bagong paborito niyong tandem, Ninyo Bonito at Chongke Benz.